Hello mga kasari-sari, welcome back to my channel, Ginataan. Ito ngayon ang ating ginataang papaya, ito ang ating mga rekado. Mayroon akong daing na tuyo, sikreto na lang yan para mamaya. Siyempre, mayroon akong gata. Yan, dalawang gata yan, parang una, para sa papaya. Oo nga, ginatag papaya eh, malamang para sa papaya. Yan, sana may matawa. Yan, pakukuluin natin tong isang gata. Yan, ilagay ang bawang at saka sibuyas. Mayroon akong pangsahog dito na 4 cubes. Yun lang ang ating pangpasarap. Pwede sanang isahog yung daing pero huwag kasi baka magkalat yung tinik. Matitinik tayo. Yan. Ang tip ko sa ating papaya, huwag natin itong hahalbusan. Ang gagawin natin, pakukuloy natin yung isang gata. Yan, pakuloyin, saka ilalagay natin yung papaya. At huwag natin halbusan kasi pag hinalbusan ang papaya, madudurog to ng... Madudurog siya, matutunaw yung papaya. At mawawala rin yung sustansya. Yan. Kumulo na siya, ilalagay na natin ang papaya. Ganyan lang siya, konti lang munang gata dun sa unang pakulo para dun sa sibuyas at bawang. At pagkulo, ilalagay nga ang papaya ng ganito. Yan o. Siyempre, palulutuin natin dito. At pagluto na yan dyan siya, saka natin ilalagay yung gata. Mauubos yung tubig niya. Yung unang gata, mauubos yan. Siyempre, ilalagay natin ng asin. Yan, ganyan. Asin. Para mayroong lasa ang ating ginataang papaya. Huwag natin lagyan ng kung ano nung maraming panglasa kasi minsan nakakasama din eh. Tama na yung asin. At yung 4 cubes. Wala na rin tong sahog ng mga karne-karne. Kasi kaya nga tayo nagugulay eh. Para gulay, di ba? Yan. Kayo, bahala kayo. Pero ako ganito ako mag-ginataang papaya. Yan. Tapos, pwede natin itong takpan para maluto yung papaya. At pag nahibas na nga yung unang gata na inilagay natin sa kawali para dun sa pangpaluto sa kanya, saka natin ilalagay ang gata. At yung ating iba pang sahog na gulay na pampasarap. Katulad ng sili at sibuyas dahon. Yan. Halu-haluin para magpantay ang luto. At pag nahibas na yung sabaw niya, saka natin ilalagay ang gatang-gata. Yan. Ang, yung unang pakulo natin ng gata, na pangalawa, pahibasin yan. Kaya kunti lang, para madaling mahibas, hindi ma-overcook ang papaya. Yan na nga, wala na yung sabaw niya, ilalagay na natin itong gatang-gata. Napakabilis lang na proseso nito, mga kasari-sari. Yan. Yan, oh. Yan ang ating finale ba, kasabay ng gata. Para hindi siya lutong-luto, masarap ang lasa pagkain natin mamaya. Nga pala, sa bago lang sa aking channel, sa bagong naligaw, pasuyo naman oh, pasubscribe na rin. Salamat sa mga nanood. At sana, pasulyap-sulyap naman sa aking mga video para... matulungan nyo naman ako. At sa mga loyal kong supporter, salamat sa inyo. Yan o, lalagay ko ng gata. Yan. At hindi natin siya lulutuin ng husto para masarap. Yung daing na dapat isasahog ko dito, hindi ko siya itinuloy kasi yung mga nakaraan kong ginataan na sinahugan ko ng mga ganun, mga daing, mga hindi yung hindi hinimay. Nagkakalat ang tinik, matitinik yung kakain. Pinirito ko na lang siya, tapos isasabay na lang namin sa kain mamaya. Tanghalian to, mga kasari-sari. Ayan siya, oh. Siyempre, pagkulo ng gatang-gata, saka natin siya haluin. Yan, kumulo na. Pwede na siyang haluin. Kung mapapansin yung mga kasari-sari, hindi nga nadurog ang ating papaya at hindi siya overcook. Yan. Ibig sabihin, ang sustansya niya, hindi masyadong nawala. No? Katamtamang luto lang siya.
at yung ating mga pampinaling gulay na pampadagdag sarap, hindi rin siya overcooked. I-try nyo na mga kasari-sari kasi para maniwala kayo sa akin. Iyan o. O, diba? Ang sarap na. Mapapansin nyo, puting-puti ang gata niya. Kasi pagkalagay mo ng gata, para hindi siya lumabnaw, huwag munang gagalawin. Pakuluin mo muna siya bago mo siya haluin para hindi lalabnaw ang gata. O, yan o. Malapot-lapot pa siya. Luto na ito. Pwedeng kainan na. Konting kulo lang para maluto rin yung ating gatang-gata. Ayan o, kung maaamoy yung mga kasari-sari, sa amoy pa lang, hindi na kailangan ng kung ano-ano. Talagang masarap na siya. Ayan, para mas sumarap yung gata, lutuin natin ng gusto. Lalagyan na natin siyempre ng pampinaling. Masarap, ay wala na pala. Magbukas tayo ng bago at dahan-dahan lang. Konti lang. Kasi pag nasubrahan naman yan, maling makasama din sa atin. Yan. Sarap, sarap. Pwede nang kainan na eh. Haluin natin ng pampinaling halo din. Yan oh. Ha, ang sarap talaga. Kainan na. Thank you.